Welcome. Good morning to Light of the Mountain Church of the Nazarene. We're so happy and blessed that you are worshiping with us online, through social media, and offline, physically present in our local church. Thank you for joining, and this is Light of the Mountain Church of the Nazarene. So, ako po yung masaya at nagagalak na kayo ay makasama namin. So, tingnan natin po ang mga PowerPoint natin, mga slides po natin. So, welcome again to Light of the Mountain Church of the Nazarene. Sana po kayo ay ma-bless sa umagang ito as we worship God through singing, through praying, to giving our tithes and offering and to listening to the Word of God sa ating pastor na magsasalita sa umagang ito. So, naiya po kayong magdasal. Let us bow our heads and close our eyes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord Jesus, we are truly and utterly desperate for you. We need you, Lord, in every part of our lives, in our decision making, in our hopes, our dreams, our plan, our goals. Lord, be part of it, be the center of it, and that our lives will be in line in your will, Lord Jesus. Lord, bless the church. Bless Light of the Mountain Church of the Nazarene. Bless the local church. Bless the churches throughout the world. Bless the pastors, the people who share and go in front to share the gospel, the word of God. And also for the leaders, Lord Jesus, please, we pray for them that you might empower them with your Holy Spirit. Empower your people, your church, by your spirit and by your blood. Lord, we need you and we want you to be part of our lives. And we are so sorry we repent for our sins, our known and unknown sins, Lord, we repent and we ask for your forgiveness. Lord, help us as we worship you this morning that our hearts, our mind, our soul will be open to see you, to experience and to encounter you this morning. That our heart, our selfish heart will be melted away so that it will produce a new heart. A heart that is ready to worship, ready to give, ready to forgive, ready to love even the unlovables, even our enemies. Lord, protect the church, protect the family, protect the people that who are praying and glorifying your name. May you bless each one of us as we glorify you in spirit and truth. Lord, cover us in your precious blood, and Lord, bless us, Lord Jesus, this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Tayo po ba ay ready ng kumanta at mag-worship sa ating Panginoon? God is good and all the time. Hallelujah. Let us sing Banal na Tahanan. Hallelujah.
puso mo. Thank you.
pinupuri. Kanina to Okay, good morning. It's good to be in the church. And finding peace is the church place to look for peace. Because it describes the qualities of the kingdom in the gospel. So it's good to be back, and it's a good Sunday to begin our worship, and even our singing is really helping our spirit to, or inviting our spirit to join and fellowship to our Master, which is the Lord Jesus Christ. Okay, so we are now in this part three of the Be Happy Attitude or Finding Peace in the Kingdom of God. Okay, let me begin with a word of prayer. Lord God, we thank you for this Sunday, a day that you prepared for us to seek you and to prepare ourselves joining your church, joining our spirit to live and to worship you in the truth and the spirit. So Lord, we invite you to come and fellowship with us, and may the presence of today will unite and focus on you and long for you, so that we will find peace
in you. We thank you for your goodness that never ends. It always shines among us. It is delightful to always seek your goodness. And so thank you for you are faithful and your faithfulness never ends. Lord, we thank you. And today, as we come for fellowship, we ask for your Holy Spirit to guide us and open our hearts, to stir our spirit, and to come and listen to your word or gospel that is to be preached today. May the words of wisdom be with me today as I share the message. And so, strengthen all of us, inspire us with your words of encouragement, and so that we will receive the blessings for today. Also bless those viewers who will also joining us, and they will participate and through listening. And we thank you for their time and coming or joining our worship today. Bless the church, our members, and enlighten them, Lord, continuously enlighten them of your truth, so that we believe day by day, inspired by the Holy Spirit, and the joy that we can experience is a reality to all of us. Again, thank you so much. We give you glory, praises, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, pagpatuloy po tayo, we will continue the Beatitudes. No? We are on the third lesson ng Beatitudes, which is focusing on meek. At ang meek ay yan ang medyo mahirap hanapin ngayon sa panahon na ito. But may maganda po ang mensahe ang itinuro ang Panginoon sa mga disciples, which is a good characteristic ng isang lingkod ng Panginoon. And one of the best quality of a Christian is yung meek spirit, no? Ang meek ay, ang ibig sabihin nun ay yung taong kahit masasaktan at kahit mahirap, hindi siya nagagalit, nanatili siyang gentle, at peace ang kanyang buhay. Yan. And also, yung marunong magsubmit, yan ang espiritu ng isang meek na katangian. And then yung pangatlo, hindi siya violente, lagi siyang moderate, lagi siyang para bang malampot lagi ba? Hindi naman, ibig sabihin ng malampot ay ikaw ay ibang katangian. Kundi yung sinasabi kong malampot ay para bang hindi siya nasasaktan. Yan. So, mahirap po hanapin ang ganitong karakter, no? Pero ang sabi kasi sa Bible, kapag meron kang big, you will shall inherit the earth. Yun ang sinabi na yun ng Panginoon, no? Yung tinatawag nating down-to-earth characteristic ng isang tao. Kung ikaw ay binago ng Panginoon, then this is the evidence of a good character that we need to, you know, embrace as a Christian. Yung characteristic ng isang meek, no? Na meron kang down-to-earth na sinasabi. Pero sa konteksto ng modernism at sa konteksto, kagaya ng kultura natin ngayon, binago na natin. Kasi dahil na sa pandemic, hindi na tayo pwedeng makipag-bless ng kamay kasi nga pwedeng tayong mahawaan. Tama po ba? So what we do is, what we do today, ay ang approach ngayon, iba na. Dapat dito sa dibdib, ang kayong kamay at pababaw. Yan po ang ang tawag ito, encouragement na kapag magbe-bless tayo,
ganito na lang. So, may mga pagbabago, kaya nga sa mga modern ay yung baga tinatawag natin salita nila na mga bago ay yung innovation. Dapat marunong tayo mag-innovate. O sa other term pa nila, level up. Ibig sabihin ay, pag nag-level up ka, ibig sabihin, ano, tumitindi ka. Yan. So, but talking about Matthew 5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. If we are going to look for that or find the type of person na characteristic ng isang mananampalataya o sa isang kingdom ng Panginoon, medyo mahirap po hanapin ngayon sa mundo natin. No? Meron pa bang down-to-earth na tao? I don't know. Pero we can learn something here. No? Na pag sinabi mo bang inherit the earth, ano ang ibig sabihin nito in the context of the Gospel of Matthew? Ito ba ay not to speak up or defend ourselves? Yun ba ang ibig sabihin, no? Ibig sabihin, hindi ka nagsasalita, hindi mo kinatanggol ng yung sarili, hinahayaan mo lang, yun ba? You can inherit the earth? Is that it refers to that? Or another question, is this showing injustices in the society? Pag ikaw ba ay may katangian na down to earth, ibig sabihin nun, pinapakita din niya na andun ang injustices? Okay? Or the question of, is the our world is so much prejudices? Kasi ang mundo natin, konting mali lang, may magsasalita sa hindi maganda. Tama ba? May mga tao na mamaliitin ka, prejudice. Lalaitin ka, prejudice. Yung bang itsura mo, kung hindi maganda, well, it's a form of prejudice. So, or, ano bang batayan natin, no? That a person can inherit the earth. Yung ba yung karakteristiko na down to earth, na kaya mo, na dalhin ang katangian na yan? Paano ito hinahandle? Paano ito ginagamit ng isang Kristiyano sa buhay natin? No? And is it letting people to trample over us? Yun ba? Yung bang apakan ka ng kapwa mo? Is that what we mean? Yan. Yan ang mga possibility or possible questions you can ask. Kung ano ibig sabihin ng inherit the earth. Pero, let us look the Greek meaning or the word big, the word praos in Greek. It's ang praos ay galing sa military context na language ito. Kaya, praise God, I also work in the military as a coach. So, ang salita pala na ito ay galing sa salitang military word praos. Means meek. Or ito ay nire-relate sa training ng isang kabayo. You know, you how to train the horse. Ang kabayo, mahirap i-train pag hindi mo alam kung paano i-train ang kabayo. Yun. Yun ang doon galing hango ang salitang meek. No? Na ang ibig sabihin sa spiritual, it could be produces yung karakter ng pagiging patient, long-suffering. Kasi you undergoing training, military is not an easy training. Really, you will suffer a lot. A lot. But, it produces something different in your being. Ano yan? Pagiging pasensyoso. Dati na hindi ka patient, matututo ka talaga. That's why kung ikaw ay hindi patient na tao, ititest ka talaga araw-araw yan. Hanggang sa you will overcome hanggat hindi mo makuha ang salitang patient. Every day you will be trained and you will undergo with that kind of spirit. Kaya nga minsan, pagka ano yung kahinaan ko, yun ang sinusubok eh. Yun ang tinitest sa isang Christians. Long suffering, yung talagang hindi lang patient but mataisin ka eh. Kaya mo maging matatag in whatever circumstances.
Or the other word is you learn to humble yourself. Like for instance, in Numbers 12:3, Moses was called meek, more than all men that were on the face of the earth. Pero in translation, let's say, blessed are the mighty, the emotional stable. There are three things that we can learn here, you know, in a modern translation. When we talk about meek, number one, yung salitang blessed are the mighty. Yung bang naging ano ka, strong, magiging malakas. Pangalawa, emotional stable. Yun po ang ating ano, yung emotion mo ba ay stable ka ba sa iyong emotion pag ikaw ay nagagalit? Kapag ikaw ay naiinis, ang iyong bang emotion, can you stable yourself not to get anger? Yan. Kaya dapat yung emotion mo ay stable. Yan. Pangatlo, yung educable. Educable, yung meron kang wisdom, meron kang knowledge of truth that you able to discern if it's wrong or if it's right. Yan. And then, last, yung salitang kind, ang big ay kind. Ibig sabihin, mabait ka ba? Yan. Iyon ang big eh. Ang big sa akin ay mighty, emotionally stable, educable, and kind. Yan. This idea ay kinuha ko kay Dr. Schuller. Okay? In his book. And it's really talk about a happy spirit. Now, ang ganda eh. If you possess or embrace this idea of the spirit ng isang o katangian ng isang meek, ay sabi dito, you will become successful. Plus, you will inherit the earth. Wow, that's a very strong statement, no? Kung ikaw daw ay merong katangian o quality ng isang meek spirit, then you will become successful. And plus, ang sabi sa salita ng Diyos, you will inherit the earth. How is that? Paano nangyayari yun? Let's just begin with number one, blessed are the mighty. What does it mean? What is real meaning? Ano ba ang totoong strength ng isang mananampalataya o isang Kristiyano? Or kahit hindi ka Kristiyano, ano ba ang strength na meron ka? O ano bang kalakasan na meron ka? Yan. Pag sinabi kasing blessed, is meaning you possess this character and that really connects to the Spirit of God, that the characteristic ng isang kingdom na may pupusis mo sa isang tao o meron ka nitong character, ay sabi ng Panginoon, ikaw ay mapalad. Sabi niya, mapalad ka that you able to possess the right and the right or good qualities na meron ka. So, ano ang real strength ng isang tao? Meron na natawag tayong abusive or those remains calm, may mga kayang mag-control. Meron din naman na assured yung kanyang inner strength, yung damdamin. Yan, yung kalakasan niya as a person. Sometimes, you know, the powerful are recalled mighty when they have to learn to restrain the power. Ano pong ibig sabihin? Yung you able to restrain the power. Kasi meron tinatawag na control eh. Minsan, ang tao, kasi tayo, all of us, even women, are designed to be a leader. Kaya, pag leader ka, meron kang tinatawag na you possess a power to influence other people. Ngayon, masabi dito, the powerful are the mighty when they have learned to restrain the power. Meron kang kakayanan na kung kailan yung perfect time o kung kailan ka gagamit at hindi. Medyo mahirap itong gawin, no, sa isang namumuno. Ngunit, dapat
yung temperance ng iyong espiritu ay dapat natutunan mo how to control that. Yan. So, are those who remain gentle yet they build strength? Yung bang mga taong gentle ng spirit, you know? Paano nila makukuha yung kanilang kalakasan to remain calm, you know? To remain as strong, you know? Meron yan eh. Meron, tatawag natin sa modern day, may mga hugot. Yan. Kung minsan, pag narinig mo lang na makuwento ka lang, ang sabihin sa'yo, ay, may hugot to. Yan ang mga banat ngayon sa mga modern. Ang hugot ngayon ng mga Facebook. You read all the media and Facebook everywhere. Lahat ng tao na nakikita ko sa Facebook and all other forms ng social media ay may mga hugot actually. Kahit na mag-post ka lang ng isang verse, sasabihin, may hugot ka na. Tapos, mag-post ka lang isang verse, sasabihin sa'yo, ay, may patama. Yan. And that's why it causes something, you know, nag-imbis na maganda, nagiging negative kasi ang ambience ng nature natin hindi maayos. That's what I'm always telling to people. If you have a good spirit in you that you possess as good, kahit na hindi maganda ang isang salita, ay nagiging maganda the way you explain it. Because you know for yourself that you are possessing a good quality na tinatawag natin blessed. Mapalad ang isang mananampalatayan. Okay? So, ang mga gentle na tao, meron yung binibuild ni strength. Ano yun? Yung pinuposes niya magagandang qualities ng Panginoon. Yan. Who are, sabi dito, who are merciful while they are mighty. Yan. Kaya nila yan eh. Kaya nila maging mabait. Kahit na ikaw hindi mabait. Bakit? Because meron silang strength na galing sa Diyos. And that, I think, we must possess the good quality of being mighty. Yan. The weak ay, kung pwede bang weak maging mighty? Kung pwede ba yan, yung mga mahihina maging might? Kung maging mighty? Of course, they are also mighty when they turn the problems into projects or sorrows into sermons. Yung bang kaya mong last time I went to the Bible nag-course ako sa Krami. Eh kasi may mga pagbabago sa military. Yung mga hawak ko, iba na, mga senior officers, sabi. Tapos may dumating na isang officer. I like his spirit. Napakaganda. Lagi naka-smile. Pero very strong. Makikita mo talaga na leader. Pero smile, sabi niya, oh, ano ito pala si pastor? Ah, good vibes to, pastor pa. Ano tayo? Ah, masarap kumabi sa isang tao na mayroong good vibes, sabi niya. Kasi nagiging good vibes ka rin, sabi niya. Tawanan ng mga military kasi bago pa lang eh. Ngayon, na-impress sila eh. Then nagpa-picture kami. Yung kagandang spirit ng ni Seth, talagang nakakahawa talaga pag magandang spirito. Pero kung pangit ang espiritu, mahawa ka rin, magiging pangit ka talaga. Yan. So, the weak can able to turn their problem something that is, you know, yung mga problema mo na gawin mo bagay na makakatulong. Siguro, make it as an opportunity, no, that you face challenges in life. Kasi ako, I tried na maging strong talaga and also, learn something, you know, in life. Kasi ako tumatanda na, kailangan nag-mature na pati ang mga salita na bibitaw ko, kailangan I have to make sure that I have my maturity enough. No? So, ito yung mga bagay na kaya mo bang gawin yung difficulties into dividends. Alam mo yung dividends sa concept ng accounting firm? Diba, Roland, nag-work nila sa accounting firm? Siguro naman, alam mo na ang dividends. You know? Kita mo yung kita. Kaya mo ba yung mga difficulties na gawin na profit na siya? To become a profit for you? To yourself? Oh. So, dividends. Obstacle, kaya mo bang gawin opportunities ang isang obstacle?
Yan. Kasi mga obstacle, mahirap eh. Pero make it as an opportunity. Pagkakataon na you're able to learn, to survive, and to do something that is different that you can express as a person na ikaw ay talagang kaya mong patunayan. Then tragedies, kaya mo bang ang tragedies into triumphs? Kaya mo bang gawin yan na magiging triumph sa iyo yung mga paghihirap, like say may namatay, let's say nawalan man ng naghihirap ka, or something that is a form of tragedies to become a triumph in your life. That is what I call might. Kapag kaya mong ang mga bagay na challenges sa buhay, you overcome it, then you are blessed. I call that blessed are the mind. Yun ang sinabi ng Panginoon yung nagturo sa mga kasi ito, mararanasan talaga nila ito. Kaya before Jesus Christ entered, di ba, nag-pray muna siya eh, tama? Una, ginawa niya, nagturo sa mga disciples ng katangian, qualities ng isang kingdom niya. And for them to prepare before to be a servant, to be the disciples in those days. Kaya tinuro na yung mga tamang karakter. Then, pangalawang karakter, if you look at the Beatitudes, sa next ng Matthew, ay yung tamang panalangin. Yan. To survive, also to support your strength. Kaya kailangan, manalangin ka. Ah, yan. And then, later on, maraming series yan. So, that is what we call might, no? That you are strong to able to fight any or regardless of circumstances. Ay dahil sa mga experiences at pagsubok ay napagtatagumpayan mo. If you able to do that, then you are blessed, as the Lord says, you are might. Yan. Yan ang kailangan. Kaya that's why yung mga disciples, tinuro niya na maging matibay kayo. Maging ano kayo, use this meek, the spirit of meek to fight this against the power of the world. Pag nagawa daw ito, then you can possess the earth. Wow. Something you can be encouraged of. Pangalawa, that we can learn from the passage or the meek is the blessed are the emotionally stable. Ito ang problema ng tao ngayon. Ito ang nagbibigay sa atin ng weakness, no? Yung ating emotion. Especially for women, but also for men. Well, we are different by nature, but we are the same emotional people. No? Kasama yan eh. Nilikha ng Diyos yan eh. That we are emotional. So that we may feel, you know, yung mga bagay na ating nararanasan. Yan. So, ang tanong dyan ay, gaano ba tayo ka-strong sa ating emotional? Are we stable emotionally? Yan ang problema. Dito na po-fall ang mga tao. I've noticed this. Yung emotion nila ang nagpapa-weak sa ating pagkatao. At ito, tingnan natin. Number one, people with discipline have developed a divine poise. Poise? Tayo ba? Tayo. Alam mo, pag may disiplina, ako, I praise God, no? I undergo discipline. Yung ako'y kabataan. Kasi tatay ko, pag 80s kasi nung araw, ano pa eh, ang disiplina noon, nasa bigas, asin, alam niyo ba yun? Ayun, lumuluhod. Kayo, wala ngayon yan eh. Kaya, si Paolo, wala naman naranasan na ganyan. Hindi naman na lumukuhan ko hindi Paolo, di ba? So, ako kasi noon, pinapalo, di ba? Di ba? Tatay ko, sabi na, punta ka sa bahay, dapa, at luhod. Yung pala, may bigas. Tagal. Hanggang sa matutunan ko na, luhod, dumidiskarte na ako. Minsan, inaangat ko na lang kasi nakakalit, saka ito, parang mabaong talaga eh. Ang asin, mas delikado. Sugat ka talaga. Oh, I'm telling you. Blood talaga yan. Oh, tapos,
Kaya noon, nung araw, pag may mga kwento, mga matatanda, kailangan pag tininan mo sa mata, kailangan maging maamo talaga ako. So, pero, hindi ko alam na ang discipline pala, may manifestation. I become, natutunan ko na mag-strive, natutunan ko na maging malakas, kahit na may mga accusation, di ba, mga ano, yung mga, sabi niyo, di ba, ibang accusation sa'yo na, ay, si pastor, ganyan yan. Ano pa nga yan eh? Ano pa nga yan eh? May term of nung narinig eh. Yung bang, you take the advantage of others, ang tawag doon? Manggaganyan? Opportunist. I heard that word. You know? Ayan, opportunista yan. Yung bang magaganon. Nako. Ay kung wala kang disiplina, tapos, natamaan ang iyong emotion, di ba? Magre-react ka. And sometimes, your reaction is very dangerous for a man. Oh, kasi ang women, iiyak lang yun eh. Tapos, sasalita lang. Pero lalaki, hindi. Ang lalaki ba, talagang manununtok yan. iba ang karakter ng lalaki, mas strong. Kaya, yung discipline pala, is a form of love. Kaya pala binanggit ng Panginoon, kaya nga sabi niya, discipline your child to love. Kasi doon mo matutunan pala yung tamang control. Yung kung paano yung nararamdaman mo, paano mo pinukontrol. Yung mga emotion mo, yung feeling mo, bakit ka nasasaktan, na ano pala natututunan mo pala siya kontrolin in the days to come. O, kapag ito'y sineryoso. O, pangalawa, they avoid and resist destruction, temptation, which can excite and stimulate, but it drains our financial, moral, physical resources. Ito yung mga bagay na minsan nakaka-disturb sa ating emotion. Yung mga nakaka-dry sa ating yung mga distraction. Ano yung mga distractions meron tayo? Diba, number one, pera. Kapag wala ng bulsa, wala ng laman, at may utang ka na, nakupo, hindi ka na mapakali, you are very distracted. You go somewhere else to find any ways to do something, you know? Dahil na nagsisimula ang temptation, yun na, papasok. Kasi drain ka na eh. Pangalawa, immoral. Ibig sabihin ng moral, mababag yung spirito. Ibang down ka na, malit ang tingin sa'yo, so nababawasan na yung moral mo. Yung E, with E. So, ngayon, dahil down ka na, nakakagawa ka ngayon ng bagay na masama. Physical resources. Pagka ang katawan mo mahina, at tapos hindi sanay, tapos madali kang apektuhan, at dahil yung katawan mo ay pagkabawa, may sakit ka, nakakaroon ka ng sakit dahil sa masama mong iniisip. That is something that is different that affects your being. At ito yung mga problema na maaaring makaapekto sa ating pagkatao, yan ang mga nakakasira sa nature ng isang tao. That's why, kung ikaw ay blessed emotionally and stable ka, naiiwasan mo ito. Kaya, kung meron kang control, and you know for yourself how to control things sa iyong emotion, ay malaki magagawa sa iyong pagkatao. Doon magsisimula ang success mo as a person. Kasi as long as you did not develop yourself in facing, you know, sa mga mundong ito, may hirapan tayo. Kasi maraming mga distractions around na maaaring disturbance yan sa ating pananaw sa buhay. Nakaka-apekto sa ating pananaw yan. At ang apekto niyan ay magdudulot din sa ating pagkatao. Kaya hindi maganda. Kaya dapat make sure that your emotions are stable. Pangatlo, people without control with emotions will permit themselves to fall into discouragement and depression. Ako, ito mahirap. Kapag ang isang tao ay hindi kayang kontrolin ang emotions, sabi dito, ay maaaring mahulog ka sa discouragement at ang mas malala, depression siya. Kaya mahalaga na alam mo sa sarili mo kung paano ito, no, inaayos yung ating emotions.
Very important, natutunan ko yan sa aking buhay, no? Yung temperance ng iyong emotions is very important. Kaya nga sabi ko, alam niyo yung kanta na the goodness of God, I love it, so para ako na iloong, ano ba tawag yun? LSS. Last LSS? Last song syndrome. Oh, yun, syndrome. Alright. Kasi ang ganda talaga yung goodness of God, it reflects to the reality of how God is good. You know? Kasi nakaka-bless siya eh. Yung song na yan, nakaka-bless talaga. Kasi napakalalim ng theology niya. Tsaka ano, biblical. Biblical siya. Kasi it talks about goodness eh. Then express to life, experience. Ang ganda talaga ng song na yan. Kaya nga sabi ko, kantahin natin yan eh. Dapat kantahin nyo na yan. So, mahirap, lalo pagka hindi yung emotions mo mataas, malapitan ka ng discouragement. Madali ka ma-discourage, actually. Be honest. We should be honest to ourselves. Kapag ikaw ay run by emotions, madali ka ma-discourage. Yung bagay na makikita mo sa paligid mo, sa kapwa mo, madi-discourage ka. Lalo pagka negative ang tingin mo sa isang tao, you will fall into discouragement. And ang danger na, depression siya. Ang depression ay isang sakit na maaaring maka-apekto sa ating mga kaisipan. At when our mind affected by emotion, ako po, delikado siya. So, kailangan alam natin ang emotion natin. No? Check our emotions. Check. And you know what I mean to say. Pangapat ay we have ups and downs. Tama po ba? But we don't allow down times to distract our goals. Ito ang problema. Pag may ups and downs, no? Minsan, distract na rin yung gusto natin gawin sa church, sa organization. Bakit? Eh paano? May problema lang na walang nagwatak-watak na. Kasi nga, we are very distracted. Ano? Para bang ang isang bagay pinapalaki, then it might destroy our goals. Imbis na may pupuntahan tayo maganda, wala pang 1 year, 3 years, 4 years, 5 years, ay wala. Parang sa kotse, pag nag-load ka ng car, 5 years to pay. Ay paano? Na-drain yung bucket mo, wala nga pang bayad. Naku, binitawan mo na ang kotse mo, dahil sayang naman yung binayaran mo. Hindi na-wasted siya. Sabi, wasted. So, ganun ang maaaring mangyari. Kaya minsan, hindi tayo makamove on is because of ups and downs in life that we never learn. Kaya nga, minsan ayaw kong pag-usapan ng negative. Bakit? Kasi nakakasira siya ng spirito. Kaya minsan ayaw ko yan eh. Kasi ang gusto ko, sa kingdom kasi ng Panginoon, hindi pinag-uusapan ng kasalanan. Sa kingdom ng Diyos, pinag-uusapan natin kung paano mapapabuti ang isang tao. To develop yourself to become good and acceptable sa kingdom ng Diyos. That's why kingdom is so important. Kaya kung babalikan mo lagi ang cross kasi is a curse. Eh. Ano, na binili ng Panginoon. Tama? Na, dahil dyan sa cross na yan, di ba ang cross nung sa Greek, sa mga context ng ayan ang, pagka ikaw ay pinako sa cross, you are cursed by people. Kasi ang mga cursed na tao, pinapako sa cross. Kaya that's why, when we talk about sin, at kung hindi ka emotionally stable, when you talk about sin, delikado sa tao, nakaka-apekto siya, at nag-produce siya ng hindi magandang spirito. That's why, I don't like to talk about sin. I will just only talk sin if it's necessary, but I don't rely on that because when I am saved by God, meaning to say, pinag-uusapan natin yung kingdom niya to enjoy and to have the benefits of goodness of our Lord Jesus Christ. Yun po yung kaya huwag natin hayaan ang up and downs makapigil. Pang-apat, those who have strength resist temptation. Kapag malakas ka talaga, naiiwasan mo na eh. Kaya mo nang kontrolin kasi. Those who have inner strength can finally succeed. Bakit? Hindi tayo nakapaglaro sa
hangin. Tama ba? Yung chasing after the wind, alam niyo ba yun? Kapag alam mo meron kang goal, you know, and you able to manage whatever circumstances in life, you can finally, you know, attain success in life. Kaya huwag tayo mo ipaglaro sa hangin na para bang walang nangyayari sa buhay natin. Kailangan mag-move on tayo and do the right thing for God's glory. Last, blessed are the honest, hardworking people. Why? Because it is more interested in substance than style. Alam niyo ba na mahalaga ang yung laman kesa sa nakikita lang na style? Oh, minsan, mahalaga talaga na maganda ang substance kasi ang aura. Alam niyo yung aura? Kasi pag sinabi mong magandang aura mo, nararamdaman mo na may maganda siya sa kanya. Tama ba? Oh, nararamdaman niya, hindi pwede itago. And also, building character than popularity. Meaning, mas mahalaga na may develop mo yung character mo kaysa sikat ka. Tandaan niyo po, no? Mas maganda, you develop your character than you possess popularity. Mas maganda na meron kang character that never lose. Than popularity, then you lose character. Ang mga sikat po na mga artista o showbiz business, marami pong nasira din sa kanila. Remember that. You know that. You know what I mean. So the eyes is focused dapat sa goal natin, no? Yan ang maganda, no? Luke 18:15, Jesus tells the story to teach the people the value of patience and encourage them not to lose heart. Alam niyo ba na nagkwento ang Panginoon dito na tinuruan sila na paano embrace yung patience. At in-encourage ng Panginoon ang kanyang mga disciple na dapat ang kanilang puso ay maging malakas. Meek are the patient one. The patient can inherit the earth. Others can define inherited the earth when she is successful, famous, wealthy, beautiful, talented. Pero dati hindi po yung ganun. Oh, ang blessed ay yung meron kang yung stable ng iyong emotional. Tuloy-tuloy, yan. Maganda yan. Kasi, you produce what? Patient. Persistent. Ibig sabihin ng patient, kaya mo mag-tumiis. Persistent, kaya mo tumuloy-tuloy kahit anong challenges. Bakit? For they shall inherit the earth. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Again, ulitin ko, emotionally stable, the patient, the persistent, for you will shall inherit the earth. Yan po yung pangatlo po ay blessed are the educable. In Greek, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, blessed are the educable for they shall inherit the earth. Educable people are the people na natuturuan, teachable. Ibang meron sa espiritu na pwede siyang turuan, no? Kung minsan, lalo sa mga lalaki, ang pride, no? Nangingibabaw. Kaya minsan, hindi nagpapaturo ng bagay na nalalaman, lalo na sa mga meron ng career at mga success na sa buhay. Minsan, ang hirap ituro ang wisdom sa kanila. So, yung teachable spirit, you know, don't suffer from a no with all attitude. Ibig sabihin, alam niya lahat, hindi po ganun. Kaya ako, minsan, nagpapaturo ako, kailangan kausap ko, siyempre, I have to learn from them, those people na merong kalaman na hindi ko nalalaman, I have to learn from them. Yun ang kailangan natin. So, they allow room for improvement and growth. Yun po ang educable. Ibig sabihin, lagi po natin isipin na lagi tayo may room para sa pagbabago at sa paglago. Hindi po pwede na yung parabang, ano yun, blast, yung full of the spirit, yung puno-puno na, kasi maapaw. Sa theology, hindi po pwede gano'n. Dapat empty. Empty yourself. Ibig sabihin na empty, tanggalin mo yung mga laman mo, pagpaturo ka ulit. Ama ba? Kung may laman yung tubig, inumin mo. O wala ang laman, mas dalagyan mo ulit. Ganyan siya. Yun ang educable spirit. Educable helps you to develop, to improve, and grow something that you want to achieve in life that is meaningful and enjoyable in life.
Oh, they listen, not defensive. Yan. Blessed are the teachable, for they shall succeed. Humble spirit as well as teachable. Then humility is not to put down yourself, but to say, I am nobody. Yan. Putting yourself down. Real humility is the awareness that there are others who can help you. Tandaan po natin, kailangan natin yung kapwa natin. Hindi po pwede na tayo lang marunong. Let us learn one another. What you learn, what I have learned, share it. That's the time that we grow together. Kasi kung hindi ko magbahagi, walang growth doon. Kung sasarilinin natin ang ating kalaman, hindi tayo lalago. Because knowledge can grow based on people, community. Kaya nga tayo, dito nagkakaisa. Bakit? Because we share one another. Ano talent mo, ibahagi mo, i-share mo. Kung ano yung alam mo, i-share mo. O, yan ang mga bagay na mahalaga. It is to say, I was wrong and you are right. Learn to accept that I was wrong and you are right. Or you are right, I am wrong. Yan. Blessed are the educable. Blessed are the humble. Yan ang Mark 6:36, sabi dito, what shall it profit a man? Ano bang mapaprofit ng tao? If he shall gain the whole world and lose his soul. Favorite ni Mickey ito, yung version ito. What shall, I think, memorize niya pa kasi sa akin kasi hindi ko masyadong memorize. What shall it profit a man for if he shall gain the whole world and lose his soul? Di ba? Kahit anong achievement naman makuha ko, makamatay ko pa rin. Kahit ano naman galing mo, success mo, maaari, ganito ang kagandahan, no? Kung gusto mo ma-preserve ang legacy mo at galing mo, learn to share to people. And let your legacy also people experience your legacy. If they able to embrace your legacy, then it will continue your work in the world. Yan ang ano. So, tanong ko ngayon, who are the meek? Who are meek? Meaning, to be meek is to do God's work in His way, wherever you are. Tama ba? Kahit saan ka magpunta, andun ang Panginoon. Yan. So, sabi dito sa poet, dahil nahilig na ako sa poet, dahil kinakaral ko na ang magbasa ng mga poet, meron tayong poetic person dito na mahilig sa poet. Alam niyo ba yung title na A Great Black Poet Written by Paul Laurence Dunbar? Kilala niyo si Laurence Dunbar? Paul Laurence. Kilala yata ni Angelo si Dunbar. Si mayroon ko sa poet. Okay, let me read the poet written by Paul Laurence Dunbar. Sabi niya, the Lord had a job for me, but I had so much to do. Wow. I said, you get somebody else. Or wait till I get through. Wow. I don't know how the Lord came out, but seemed to get along. But I felt kind of sneaking like, know I'd done God wrong. Wow. One day, I needed the Lord, needed Him right away. But He never answered me at all. I could hear Him say, down in my accusing heart, brother, I've got too much to do. You get somebody else. Or, wait till I get through. Now, when the Lord have a job for me, I never tries to share it. I drops whatever I have on hand. And that's the good Lord's work. And my appears can run along. Or wait till I get through. Nobody else can do the work that God marked out for you. Nakuha niyo po yung ano? Yung poet niya, no? A specific purpose. So, ibig sabihin, ang nagmamarka pa rin sa ating credential ay kung ano yung minarka ng Diyos para sa atin. And that will continue, and that will, everybody will sense that, and everybody will know it because of God. Kung wala ang Panginoon, wala na lahat. So, what are the lessons that we can apply in this passage today? Number one, ito, principle ito, learn from this.
so that you may have the being happy attitude spirit. Number one, to do this, to become meek in spirit, number one, be open. Be open. It's meaning to say, maging bukas ka sa lahat. Learn to understand people around you. Learn to accept things that is, alam mo namang kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung hindi nakakalugod sa Diyos, that's the time that you close it. But be open meaning you learn to accept others. Learn to invite others. Hindi lamang yung atin lang. Learn to give what we have so that we can be acceptable to others. Tama ba? Pangalawa, be humble. Be gentle. Meaning maging humble, hindi naman yung apakapakang ka. So, pinay, hindi ka lang pumapatol sa alam mo walang wisdom. Nakuha niyo po ba? Yung tinatawag na educable. Hindi mo lang pinapatulan kasi alam mong pangit yung kanyang galit. But rather, you respond in a way that pleases God. So humbleness comes along. Kaya nga, may turo ang Diyos dyan. Pangatlo, be correctable. Ibig sabihin, kailangan matuto tayo tumanggap ng tama. Okay? Yan. If you are able to correct yourself, and that's good. And you praise God. Then, educable. Yung the wisdom of God. Then, if you have these four characteristics, then you will hear God's voice. At doon mo maririnig ang salita ng Diyos na mamumusap sa inyo. Kasi kailanman kung hindi ka open, hindi ka humble, hindi ka correctable, hindi ka educable, you will never hear God's words in your life. You will only hear His voice when you learn these things to accept in our being. Then, that's the time that we... Iwanan ko po kayo ng quotation galing kay Dr. Schuller, where the book that I read. Ang sabi niya ganito, embrace this. Passionate persistence without impertinence produces progress. Alam niyo ba ang ibig sabihin niya? Ulitin ko ha, medyo nag-go-on na siguro tayo. Ano ang ibig sabihin niya? Ulitin ko ha, ano ba? Alright. Passionate persistence without impertinence produces progress. Kasi minsan kasi, may passion ka nga, pero minsan hindi mo naman hindi ka naman makabuelo ba? Para bang lagi ka nalang ng hinaan? O kaya nawawalan ng pag-asa? O kaya nadadry ka? O kaya nawawalan ka ng gana? Yung bang nadadry yan eh. Pero mahalaga na dapat dito, hindi natin tinitingnan ang perfect. Because nobody's perfect. Am I right? Tama ba sa inyo? Sino ba ang perfect sa inyo? Sige nga. Let me know. Ang alam ko lang isa, si Jesus Christ. But no other than, because all of us are corruptible being. Kaya nobody's perfect. We just become perfect, ito na yung theology, is because of God's righteousness. Because we embraced, because of His blood, He became, ginawa niya tayong righteous. Pero hindi galing sa atin yun. Pero kung ating ang pinag-uusapan dito, yung soul natin, nako, malabo po yun. We cannot be perfect alone. Okay? We need God's grace. Ito papasok yung grasa niya. Kaya nga sabi ko, dapat ang passion persistence, dapat palagi dapat nakikita niyo yung meaningful journey na masaya ka. Kasi kung ang progress, laging progress ang inyong titingnan, ako ba'y lumalago? Yan. Progress. Because everybody looking for progress. And yet, we cannot achieve progress. Ang perfect ka, hindi natin ma-achieve how much more progress pa. So, ganito ang ibig ko sabihin, ang progress kasi is very attainable. Yes. Tama ba? Sa pag-aaral, for instance, pag hindi ka binanahan, ay hindi mo talaga mo nuwala kahit anong basa ko. Tapos sasabihin mo, antok na ako, tulog na. Hindi ko mag-gets. Walang maintindihan. Ang hirap. Walang progress. Misan, ay, magdadrugs ako. Tapos, bakit daw matututo? Eh kasi hindi ko sa gusto, walang progress. Kung ama ba ako, nag-gitara ako nung araw. Actually, nag-vibe ako ng music seminary, nag-vibe ako, paano piano. Piano, gitara, walang matutunan. Hindi ako play.
last time, tinatugtuga, di ba, ano na, gagraduate na kami sa music. Diba? Wala na si Angelo na. Graduate kami. Ako, ginawa ko, ako pinag-lead. Na talagang ano, sa seminary. Magkanda ka, Pastor John Ray. Ay, ang kanda ko, ang tigas ng kamay ko. Ako ko. Ako, ang hirap. So, di halata, nagtatawa na yung mga classmate ko, patay. Kasi yung mga magagaling na sa harapan ko, kasi may musisya. Kasi ang kamay ko, gano'n, no? Tigas. Hindi ko alam kung gagawin ko. Sabi niya, magkanda ka dyan. Naku, pag hindi ka nagkanda, walang grade. Eh, hindi ko kaya yung gano'n. So, no choice. In other words, hindi talaga ako nag-progress sa music. But I love listening music. Okay? I love music. I love, notes. I love, hearing. I love those things about music. Listening. Pero, hindi talaga ako nag-progress para matuto how to play instruments. Never to grow. Ngayon, sabi ko sa inyo, pag alam nyo na hindi talaga at wala sa heart mo, don't do it. Find your voice. Sabi sa leadership na sinulat ng sikat na yung sabi niya, think outside the box. Ang sumulat na may sabi niya doon, find your voice. Anong ibig sabihin niya? Find your own voice. Effective at kung saan yung talent mo. Lagay sa iyo. Then, have the passion, persistence, skill. Then, you will attain progress in your belief. Yan po ang tamang attainable na yung tinatawag natin the means in the end. Once you discover the means in the end, then it completes your whole being. And if you complete that, if you find it that, grow continuously. Pero hindi sinabi ng Panginoon, be perfect. Ha? Ang sinasabi niya, grow as you can. Yung sinasabi niya, be perfect, meaning if you find love, this is the context of Matthew 5:48, yung be holy for I am holy, is the context of love. Remember? Kasi inaral ko yun ng 4 years, kaya 7 years actually. So, ang context niya, love. So, kaya sabi niya, be holy. Ibig sabihin, pagka magmahal ka ng totoo, then you possess the detail ng perfect love. Tama ba? Si Jesse, yung sumulat ng perfect love? Naku po, hindi kayo nasari. Tay-tay niya. Si John Wesley po, yung nakalimutan si John Wesley. Tama, perfect love yan eh. John Wesley, abi, pag pinag-uusapan yan. Okay? So, again, no? Progress is the key for us to grow in the church and in any organization. So, find it, help yourself and achieve using God's grace. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay pagpapalain niya. Tama po ba? Last na meek ay nasakay na ako last time. Sabi nito, without kindness, the mighty are ruthless. Tama ba? Pag hindi ka mabait, wala din eh. Nagiging mano ka. Excuse me. Ano ba yung ruthless? Sobra ano nga sa movie yan eh. Yung bang wala kang ano, wala kang... Walang awa. Walang awa, yan. Ano ka, sobra, cruel. Parang cruel ang dating. Hindi natin sinasabi, cruel ah. Cruel lang ang dating. Kasi pag cruel, madugo talaga eh. So, pag walang kindness, hindi mo rin masasabing tama ka o mighty ka. Without emotionally stable, are emotionally cold in heart. Magiging matigas ka rin eh. Kaya natama yung salitang kind. To complete yung salitang meek is to be kind to others. Tama ba? Ako yung ibig sabihin? Without kindness, the jokeable become arrogant. Kapag hindi ka, di ba, pagka dahil mo ng pinag-aralan, ngayon, may mga tao matatalino, ayaw na magpaturo, arrogante na yun. Ibig sabihin, wala yung possess ng time. Okay? The truly big person is the mighty,
emotionally stable, educable, and kind. Yan ang perfect. Okay? Without kindness, we have only me. Alam niyo, me. Ecology. Me. We become self-centered and surely doomed to failure and unhappiness. Hindi ka magiging masaya, I'm telling you. You can just smile, but at heart, you cannot see the perfect of goodness of our Lord Jesus Christ. The me attitude is an happy attitude. The me attitude is the happy, be happy attitude. So kayo po ba'y masaya sa buhay ninyo as you are now? Matthew 20, verse 26, whoever would be great among you must be your servant. Whoever would be first, you must be slave. Then Matthew 10:39, whoever who finds his life will lose it. And who loses his life for my sake will find it. Yan ang mahalaga. Ngayon, to end our, to conclude this, sabi dito, blessed are those whose dreams are shaped by their hopes, not by their hearts. Tama ba? Hindi tayo nasi-shape ng yung mga nasasaktan tayo ba? Hindi doon. Ang shape natin sa ating being, tayo kung saan tayo naka-angkla yung hope ng Panginoon. Yan ang ating panghawakan, no? So, yan ang nagdapat mag-shape sa atin kung ano yung pag-asa na binibigay ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung kung ano yung naramdaman mo, nasaktan ka, hindi yun. Ang totoong mananampalataya, totoong Christian, ay yung nasishape ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-asa na dulot ng Diyos. Yan po ang ating tatandaan. Alright? I hope you learned something from this passage. No? Blessed are the meek, for you shall inherit the earth. God bless you. Thank you very much. And may the Lord help us to be a better person we want to be. Let us sing as a response song, Kay Buti Buti ng Panginoon. Kay Buti Buti mo. Let us sing, Kay Buti Buti mo, Panginoon, as a response. Hallelujah. Lord, help us be meek, to be able to enjoy your blessings, and to be able to enjoy our journey in this world. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw naging kapag kong mahahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggang. Pagbuti mo, Panginoon. Pagbuti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw ang aking tapat kong pagmamahal. Thank you.
May I ask Paolo to get our tithes and offering as we sing Give Thanks. Give thanks with a grateful. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Lord. Give thanks because He's given Jesus Christ. Jesus Christ. People who will give and the people will give. Lord, bless them, provide for them, give them blessings, guidance, and provision. Lord, help these finances, this money that for the tithes and offering to use, to be used for your church, for the ministry of your church, and for them to glorify you, the kingdom building, Lord Jesus. May you bless this, Lord, with your mighty and precious hand. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, maraming salamat po. Thank you for joining and worshiping with us at the Light of the Mountain Church of Nazareth. So, we have a few announcements. First announcement po natin is we have a birthday celebrate this month of October. Happy birthday, Ate Flora. Happy birthday for Ate Christine, for Rachel Tarine, for Kuya Rodrigo na nasa Tokyo, and syempre ang aming pinakatas with Andre. So, happy birthday sa inyo sa lima na birthday celebrant ng ating simbahan. So, let us sing. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Church of the Nazarene. May you have a blessed and wonderful birthday po. Next announcement po, digital prayer meeting po. Ito po, via Google Meet na po tayo. Why? Kasi po, walang time limit. So, nagkaroon na rin tayo ng platform na pwede natin gawin na hindi tayo nagmamadali para sa ating prayer at hindi rin nakagulo. So, prayer meeting po every Wednesday po, this week, wala po tayong nagganap na prayer meeting because we have this 1 week prayer and fasting po. So sa mga taong nag-fast kasama namin, maraming salamat po and teka lang, saan ba yung kodigo po? Maraming salamat po sa pag-join sa prayer and fasting.
Alam kong napakahirap mag-fasting, lalo na sa panahon ito. Ako nahirapan akong tinanggal ko yung dinner ko eh. But, medyo na irritable na ako kasi gutom ako pero talagang hindi na natin sa prayer. So, pinag-pray po natin that our day one is about humility. At bumasok tayo dito sa topic ni Pastor. So, be humble. Next is peace. You can achieve peace. Hindi ka magiging joy. Hindi ka magkakaroon ng joy kung wala kang peace. So, we pray for peace for our second day. And for the third day, we pray for forgiveness. Bakit? Because Satan is destroying our family, our church, our friends from the inside out. So, kailangan natin to ask for forgiveness and ask for forgive and be forgiven. So, fourth thing, we pray for repentance and acceptance. We ask that we, the people of God, the people who serve God, we repent for our sins so that God may forgive us and accept others as well. Sabi na namin is, acknowledge each other's strength and accept each other's weaknesses. For our day 5, pinag-pray po natin ng church members, tao sa simbahan, sa local church, at sa ating mga ministry, lalo na sa new normal way of our ministry. For the 6th day, we pray for leaders sa ating church board, sa auxiliary head at duty sa ating mga pastor. At ngayong araw po, ang ating last day for our prayer and fasting, we pray that we might be empowered by the Holy Spirit. One week has gone by, parang ngayon ang bilis. Pero I know, within that day, ang hirap. Kasi may tinanggal tayo. Okay? Bakit tayo nag-fasting? Because we sacrifice something para lang magkaroon tayo ng time for prayer. Hindi naman po limitado ang fasting sa food. We can fast watching TV, playing games, gagala, gagasto sa shopping, or maglalaro ng ano-ano. We can fast in every way that depends sa atin kasi may iba, may medication, may iba matanda, so hindi makapag-fast ng pagkain. So, sa ibang bagay. But for the people na nag-join, na participate sa ating one week prayer and fasting, maraming salamat po. And I hope that our church, your faith, our faith as a family of God, na ilalong lumalim, mas lalong tumibay, at mas lalong magkawang tayo ng closeness to each other, to prayer. So maraming salamat po doon. But next Wednesday po, balik na po tayo. May prayer meeting na po tayo via Google Meet Wednesday night at 7 p.m. Kung gusto niyo po sumali, message na po para ma-share po ang link sa inyo. Next! Yun na pala. Next, nasabi ko na. Alabaster's offering po. Sa mga hindi pa po nakakapagbigay ng alabaster offering, may chance pa po kayong ihabol ko. I think si Rachel Taripe hinabol ngayong Sunday ang kanyang alabaster's offering. Pwede pa po kayong humabol, di pa po late, you can still give your alabaster's offering. Bakit pa? Para sa pagpong alabaster's offering. Alabaster's offering po ay ginagamit is every local church na bibigay po sa district at ang district na bibigay sa field. Tapos ang field po o yung pinaka-main natin ay magbibigay sa mga churches na walang pera magpatayo ng kanyang sariling simbahan. So marami na pong natulungan to, lalo sa mga mahihirap na country, ay ganoon din po sa Pilipinas, sa mga mahihirap na churches dito sa Pilipinas. So, yung alabaster offering nito ay malaking tulong para sa kingdom building po. So, meron pa pong chance to share. Kung gusto yung magbigay, pwede po kayong magbigay. Just contact Pastor John Ray, our senior pastor, or contact inyo po para masabi ko kay Pastor John Ray na po makuha namin or kung ano next po, NYI service. Yesterday, we reignite or we restarted our Bible study at ang ating leader po sa Bible study na to is none other than our drummer, si Ronald Nava. And we talk about dealing with depression. And ang maganda po nun, meron practical at theoretical kami na pag-usapan. Why practical? Practically, marami sa amin naranasan ito. Theoretically, may nag-aaral ng psychology sa amin. So, ang ganda ng discussion. I hope kasama kayo. Kung hindi kayo NYI, pero kung sino sumali sa discussion, you are more welcome to join
in our fellowship, may games. So, nawala lang kami ng games yesterday kasi nagmamadali ako kasi may open the ends of play. But next Saturday, meron pong games, susumalin. Tapos, message Ronald or me, or si, ano, si Angelo, para mas-share sa, mas-share namin sa inyo ang link ng Google Meet so that you can join us. So, pag-pray niyo po ang mga ministry natin bago. Wala pa rin nakalo sa fellowship na face-to-face, but because merong pandemic, kailangan natin mag-upgrade. So, the new normal way of ministry is yung virtual, virtual na. So, yun, pag-pray natin yun. Next! Every Sunday po at 9:30, meron po tayong worship, e-worship. So, ito po yung gandong Sunday po yun. Para po ay makamunin kayo. Please like and share. Subscribe na kayo sa YouTube channel natin para mas maraming pumunta tayong pa-share ng gospel. At next po, yun. Magpapasalamat po sa lahat na nag-participate at gawin din po sa nag-pray sa ating simbahan. So, gabigin ko na po ang ating mikrofono sa ating senior pastor. Tayo po yung manalangin ng pagkatapos. Lord God, we thank you for showing to us your goodness and the mercy that speaks before us. We thank you that your unfailing love never stops. And thank you that you are committed to us. And thank you also for this community, Light of the Mountain, for the existence of our church. We thank you, Lord God. Show up to us how good you are, so that all your people can witness the beauty and the peace in our real life. So help us, Lord, to become a reality. Those things or those lessons that we learn today, if we apply it in our life, we will live it together as a family. We thank you and may your grace always abound before us. Thank you for your greatness displayed every day in our life. Again, Lord, we thank you and we give you glory and honor for today. In Jesus' name, we pray. Amen. Let us receive the invitation of our Lord Jesus Christ. May our Lord Jesus Christ Himself, the God of our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. Through grace and comfort your hearts and establish them in every good work and word. In Jesus Christ we pray. Amen. And now our doxology song. Praise God from whom all blessings go. Praise Him, all creatures near below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. All right, thank you so much, and I would like to thank the following our ministry. We have the cage man, Ronald. Cage man. Our guitarist, Akilo Srimdan, always me. And our IT and all the facilities about the ministry, Michael R. Diba. And the backup music, voice, Angelica. And also, Miao Paulo as the assistant of meeting. And also, we have downstairs, we have the chef for making the church clean. And we have Steward, Mother Kelly, for providing our kids through food. And so, thank you, and may the Lord bless you. Yeah.
Let's sing, welcome to the family. 1, 2, 3. Welcome to the family. We're back to the family. We're back to the family. We always thank you for that, oh my best friend. We always there with love and peace we are. Let's go to the mountain. Church of Nazareth. God bless. Peace.